So hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. In today's episode of Plant With Me, is I am going to share with you how to repot and propagate begonia plant. So ang ating ipropropagate ngayon at ireripot ay yung ating mga begonia na binigay ni Sir Mark, which is yung nakaraan nagpunta tayo sa garden nila. And you can watch the videos sa hindi pa nakapanood. And yan, ito yung ating begonia, yan, na binigay. This one is a rare one. Hello everyone, ako si Mark. Gumagawa po ako ng plant tips and featuring indoor and outdoor plants. So kung gusto nyo po ng mga ganong content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. Lahat ng mga video ko ay naka-organize according to the playlist ng Mark of the Jungle Plants. So before we officially start our repotting or propagation, i-discuss ko muna ang plant na to, kung saan sila nanggaling at saan sila nagtra-thrive. So ang ating mga begonia ay isang sensitive plant or isang mahirap alagaan na plant. So dahil sometimes ang ating mga begonia ay nalulusaw sila, lalo na kapag na-overwater natin sila. So ang ating mga begonia ay nanggagaling sa Thailand at Indonesia, at yung iba naman sa Southwest Asia country, kasi doon sila nagtra-thrive. So dito sa Pilipinas, madami din ang variety na meron tayo, pero karamihan ng mga rare plant ay sa Thailand and Indonesia. So ayan, tuturuan ko kayo kung paano i-repot ang ating begonia dito, tapos yung ating malaking lotus begonia mamaya ituturuan ko kayo. Okay, let's prepare the potting mix. So, ang potting mix ay napakasimple lang. You can prepare a cocopeat and also a vermicast and rice hulls. Tapos, meron ako ditong na-mix na rice hull at vermicast. Ito. Dito. Tapos, imimix natin dito. Okay? Let's start mixing our potting mix. 50% ng ating cocopeat at 50% ng ating loam soil. O, na dito na yung vermicast at saka yung ating cocopeat. So yan, after natin na mix ang ating potting mix, pwede natin ilagay sa ating paso or pot. So ang paso dapat ay may mga butas, kasi importante ang may butas sa ating pot. And then, ilalagay na natin ang ating begonia. Ito, dapat kita yung roots or dito, kasi kapag malalim ang pagkatanim, baka malusaw lang. So, dapat hindi malalim ang pagkatanim. Yan, gaganyan lang. Napakasimple lang magtanim ng ating mga begonia. So, ang method na to ay repotting. Kasi niripat lang natin ang ating begonia. So ayan, naripat na natin ang ating first begonia sa ating pot. Yan, simpleng-simple lang. Ang pagdilig nito ay once a week lang, kasi ayaw nila na ma-overwater sila. Dahil ang mga begonia ay same din ng mga parang succulent din sila, na ayaw nila na ma-overwater sila. Yan, napakaganda ang ating begonia. So sa propagation naman ng ating mga begonia ay ito, patuturuan ko kayo kung paano. So gagamit kayo ng kutsilyo or anything. Kung malaki na ang inyong begonia, pwede nyo itong i-half lang sa kanyang mother plant. Yan, i-divide lang. So this is a dividing method. Yan, dahan-dahan sa pag tanggal ng ating begonia. So yan, para may bago na tayong plant. So ayan, tanggalin na natin at dahan-dahan sa pag-cut para hindi masira. So ayan, we have a new plant here. So mabilis lang magparami ng ating mga begonia. Ganito lang ang process nito. Okay, ang sunod naman natin na iriripat ay yung ating malaking begonia, ay ang tawag dito ay lotus begonia, which is ay big form siya ng begonia. Ito, yan.
Matagal na to sa akin at hindi ko pa siya niriripat. At ilalagay ko na lang siya dito sa ating big pot. Okay, let's repot this plant. Ang ginamit nila dito ay parang pure rice hull na may halong. Ay hindi, ano talaga, pure rice hull talaga. So tatanggalin lang natin ang soil. Yan. And then ilalagay natin dito sa... So, bawasan natin ang ating soil muna dito. Rice hull ito, may halong rice hull at saka vermicast na. Para parang based fertilizer. Bawasan natin ang soil sa malaking pot kasi ilalagay na natin dito. Yan. And ilalagay na natin ang ating malaking begonia. Ayan. Okay. Done. Yay! Nalagay na natin ang ating big begonia dito sa kanyang malaking pot. Lalagyan lang natin sa ibabaw ng soil ang ating begonia. And we're done. Okay, tapos na. So ayan mga ka-jungle, tapos na din tayo mag-repot ng ating mga begonia dito na dalawa. Yung ating, this is a tiger begonia. And then, itong malaki na na-repot natin. This one is a lotus begonia. So yan. So yan mga ka-jungle, I hope may natutunan kayo sa episode na to kung paano magtanim ng ating mga begonia plant. So ang pagdilig lang nito ay once a week lang. So yun, natutunan natin ito kay Sir Mark na nagbigay ng ating mga begonia plant. So thank you for watching this episode of Plant With Me. I hope you consider to subscribe my YouTube channel and click the notification bell for more update. Also, you can follow me at my Facebook page and we can talk about plants. So thank you for watching this episode of Plant With Me. I will see you next episode because more plant, less stress.